Yo, what's up? Good morning, guys! Ang magandang umaga! Good morning, day! Good morning, day! Good morning! Baby, good morning! Good morning! So, ayun nga mga te, today, nag-worried kami ni David na baka hindi kami maka-uwi kasi nga, mayroong nangyari ngang banggaan at aksidente sa May Dallas dito, malapit sa dadaanan namin. Pero, medyo malayo naman yung dadaanan namin. So, yung lugar na yun, pinangyarihan ng aksidente ay doon banda kinaatian. Medyo-medyo lang kaming dadaan doon, pero hindi naman talaga yung daan na yun kami dadaan ng gulo. Sa countryside kami kasi dadaan. Doon kinaatian, parang city-city, malalaking kalsada talaga. Doon yun yung nangyari yung aksidente. At nag-worry kami ni David kasi nga nag-ice-ice na naman, no? Nag-ice-ice, baby. At kapag nag-ice, delikado nga magbiyahe dahil nga madulas ang daan, especially kapag ang ice ay di pa natutunaw. I mean, wala namang ice kayong makikita, oh. Wala namang ice, I mean, yung tubig na tumigas na hindi matunaw agad, yun yung ibig kong sabihin. Nag-ice naman kagabi kasi ayun o, papakita ko siya. Ayan! Yan o, nag-ice siya. Ganyan. So, based on David's observation, maayos naman daw ang daloy ng trapiko. Trapiko. I mean, ang sa mga sasakyan. Okay naman yung mga sasakyan kasi nandito nga kami sa harap ng kalsada kung saan makikita mo yung mga sasakyan. So, kahapon, nung nakita namin ni David yung aksidente, grabe, ang daming sasakyan, 130 ata daw yung, ano, yung na-disgrasya. Papakita ko sa inyo dito sa my screen. Yeah. That will work today. Wow! We have to complimentary again, buffet! Busog na ako, dai, no? Hindi namin alam. I don't know if we could use all of this because this is a lot and we're leaving today. This one is a steak restaurant doon. So, syala. Medyo syala-syala tong restaurant na to. Pero wala ko pakios kung syala-syala sila. Kasi kahapon dumaan kami doon. Daming tao. Siguro daming... Siguro halos ng taong kumakain doon, mayroong ganito, coupon. Kasi ang daming tao, puno. Mayroon pa pala kaming two complimentary buffet. Ah, Dave, I have an idea. Yeah? I have an idea. Come here. Iligo lang kami and then, pababa kami sa labas para lumapang na naman. Kahapon, parang hindi pa natutunaw yung kinain ko. Kakain na naman kami ngayon. Ang bongga ng gala namin today ni David. I mean, this week, ang bongga. Nag-enjoy talaga kami, especially sa my buffet. Nag-enjoy kami sa buffet. Dami pagkain dahil nag-enjoy talaga ako sa trip na to. And bongga kasi libre lahat. So tara, let's go. Simulan na natin. Punuin na natin ang pagkain na ang ating tiyan bago tayo umuwi dahil hindi na kami babalik dito. Hindi namin alam kung kailan na naman kami makakabalik. So see you later. Bye. Bye guys. Yan ang ating outfitan today. Fit malo. Bye-bye. Yan. Tara. Malamig sa labas eh. Tara naman si David. Say goodbye. Goodbye, but not really. We're leaving here. We're never to come back. Yeah. But we will see you in Marble Falls. See you in Marble Falls. Let me check. Ito ang aking maleta. Ito ang kay David. Yes. I don't need it. You don't want your clinic, honey? That $5 is for the girl. Okay, you leave it there. I thought you were taking it. I'm like, my God. I'm not taking it. What if are you? You don't leave money, what do you you'll think never of get me? Tip, you know? Okay, fine. Let's go, guys. Oh, no. Yep. So, pwede ka mag-check out sa TV. Yan. Punta ka lang Excuse dito. Me. I Ay, can't dito. Check out what he's doing there. Yes. And then account and check out. Ganun lang. Press select to check out. Zero. Bye. See you tomorrow. Gaantay kami ng steak. Hey Dave, what do you think of their food here? Huh? What do you think of their food? It's good. Yeah. So far, so good. Hey guys. So, pa-uwi na kami ni David. Katatas lang namin kumain ng lunch. And kanina, doon sa loob ng restaurant, the waiter is... He thinks I'm a little girl. So... little girl? Yeah. So, he told to the... What's you that? You can't eat at the bar. You have to be 21. Yeah.
So I was like, huh? And David say, no, he's 25. And he look at me. David look at me and he said, you're 25, right? Shit, he's not even sure. He's not even sure how old I am. And he forget I'm 27, guys. I'm 27 years old. She was 25 when we get married. I was 25. So that's the story. So the waiter, the bartender, okay. Yeah. He gave us what's that, dessert? Yeah. And he's being nice to us because some of the waitress is very careless. They drop plates, drop the spoon. The one of the waitress, she almost Tagalog na lang. Muntikan niya ng matapunan yung matanda. Medyo siguro nene-nervyos siya. Yun lang share ko sa inyo. Hirap mag-English dai. Tsaka walang laman yung utak ngayon dahil nga kalamig ba naman dito, Diyos ko po, Mio Marimar, 23 degrees. Good luck sa amin ni David dahil nga yung dadaanan naming lugar ay medyo icy ang simento, ang daanan. So very very careful and very very slow lang kami dahil ayaw namin matulad dun sa nangyari sa Dallas. Diyos ko po, panoorin nyo sa news yung nangyari sa Dallas. Grabe, sobrang traumatic yun sa mga taong nandun sa accident. Dun sa bahay, and sobrang na-enjoy namin tong trip na to, and thanks to my habibi. Over muna kami dito sa gas station. It's our favorite gas station kapag pumupunta kami dito sa Oklahoma. So kung nakikita nyo, sobrang daming kapag araw, sobrang daming nag-stop over dito. Syempre para umihi, para magpagas, para bumili ng makakain. Pero dahil busog na kami ni David, so hindi na namin kailangan bumaba para bumili ng pagkain. Syempre malinis din ang CR nila. Kaya marami nag-i-stop talaga dito. Kapag malinis ang CR ng store, maraming nag-i-stop. At syempre, nandun na rin sila. Mapapabili na rin sila ng something na makakain nila. Kaya, kung gusto ko man mag-business, yung mga ganitong klaseng business na malapit sa kalsada. What? Oh, yeah, it's cold. It's 23 degrees out. So, yun. Good luck sa amin ni David. What? What is your problem, dude? What? Honey, no, this is a true story. Turn that off. So guys, tingnan yung water namin na naiwan dito sa sakyan. Nag-ice na siya dahil nga sobrang lamig. And then itong juice na naiwan ko dito, ayan o, ice pa din siya hanggang ngayon. 3 days na itong nandito sa sakyan na iniwan namin dahil nga sa sobrang lamig, kaya nanigas na siya. Ayan o, tay. Oh, kahit sundutin ko pa yan. Diba? Sobrang lamig. Thank you, Lord. Thank you so much for blessing. David, hurry up! It's so cold! We're not gonna... What? Babe, we're not... Baliw na lang si David. Honey, we're not gonna stop by something, okay? Let's go home. Okay, let's go. Magsi-shopping pa sana kami, kaso... Wow, shopping. May datong si David eh. Pero hindi na kami dadaan sa shopping kasi nga masama ang panahon, masama ang weather. So next time na lang or baka doon na lang sa Ross, malapit dun sa amin. Dahil nagmamadali na talaga kami para makauwi. What's that? Gotta clean my glass. Oh, okay. See you there, guys. Daming arte na itong kasama ko eh. So guys, nag-stop over muna kami dito sa store. Ayan. Sa gas station para magpa-gas at bumili ng something na mainit para mainitan yung sikmura namin ni David kasi sobrang lamig dito ngayon and parang naghihilap din yung tiyan ko. So tara, let's go. Hindi ko rin pala kayo isasama kasi baka hindi pwede yung camera din sa loob. Nandito ako sa store, guys. Ayun na nga, nag-copy-copy muna kami at ayan, binila ko ni David ng kape-kape. Kape muna tayo, kay matug na. Paalis na naman kami ni David. Bumili lang ako ng hot coffee. Gusto ko sana mag-vlog sa loob pero may music. Baka ma-copyrighted tayo. Pecan pie, isa, Oreo, snacks na sa habang nag
pagpabiyahe. And then, medyo malayo pa kami, mga 2 hours pa. Medyo malapit na yun, mabilis lang yun. And ganyan naman, coffee-coffee na lang. Coffee-coffee tayo. Ay, hindi pala coffee, ano siya? Hot choco. Bawal sa akin yung hot choco. Pero, ang lamig kasi. Ang liti naman yun, ang yunig ako na ko. Yeah. Good. You want it? Nag-ice ng konti dito sa kanila bandaw. Patunaw na. Hey guys! Look! Alright. Bahay na kami ni David. Kararating lang namin. At nag-snow pala dito sa Marble Falls. Tapos wala kami. Wow! Hindi, ganyan lang kami gumala. Kayo naman. So anyway mga te, yung akin palang flowers na binigay ni David, tumubo siya! Look at that! Honey, you left this your coat out. We gotta throw it. Tumubo siya, oh! Oh. Yung rose, oh my gosh, it's amazing. And naubusan na ng tubig, so lalagyan ko muli siya ng tubig. Yun. Maraming beses na akong binilhan ni David ng rose na ganyan, flowers. Pero puro red, ganun. Ngayon niya lang ako binigyan ng pink. Tapos, nilalagay ko na lang siya basta. Binasa ko yung parang instruction. Para hindi siya mamatay agad. Dapat pala, gupitin mo ng pa-slide yung dulo niya. Yung dito, yung dulo. So lahat yan, bago ko nilagay dito sa na to, ginupit ko muna siya lahat. Tapos, ayun na nga, mag-iisang linggo na to dito. At tumubo siya. So lagyan ko siya ng tubig. Wow naman. 3 days din tong walang uhaw na uhaw yung bulaklak dahil... Ay, napadami. Dahil ang tagal namin nawala. Wow, tagal. Hindi naman matagal, nabonggang-bongga. Buti hindi siya namatay, pero medyo nagda-dry na. Ayan, ito, nag-dry na siya kasi nga na-dehydrate. Na-dehydrate siya, dai! So, ayan, lagyan ko na siya ng tubig para hindi siya mamatay ng tuluyan. Ay, kapagod! Marabuhay to! Ang dumi ng bahay namin, Diyos ko po! Oh, papakita ko na sa inyo. Sige, ayan na. So, anyway, bukas, hanggang bukas, wala pa rin kaming
Ano yun? Ano yun? Binugrit si David. Tuwa pang loko. So bukas, wala pa rin kaming trabaho ni David. I mean, si David hanggang Monday siya dahil nga masama ang panahon. Nag-ice dito. Pero patunaw na siya dahil, yun, basta patunaw na. Pakita ko sa inyo. Ayan, patunaw na siya. Kung nakikita nyo yan, o, yan. Yan. Nasa bubong. Patunaw na. Pero ang lamig, bangga. Ayan, o. Papatunaw na. And then yung mga bahay-bahay. Pero sa Burnett, ano, sobrang icy dun ngayon compared dito. Pero kaninang umaga, sabi ng katrabaho ni David, ang ano daw, ang snowy daw dito kaninang umaga. Kaya pinag-iingat niya kami kung uuwi daw kami ngayon. Nagtawag siya kay David, na sabi niya, mag-ingat daw kami sa daan dahil nga, nag-snow nga dito sa Marble Falls. So anyway, ang bango ng buhok ko dahil sa oil na ginagamit ko. Yan, paka, man. Lakas maka, ano, lakas maka japayuki. Charot. So anyway, guys, babalikan ko kayo mamaya. Mag-unpack lang ako. Tapos, ilalabhan ko na rin agad yung mga labahan namin dahil nga may mga sirot kami damit na naging labahan. See you later, mga amiga. Bye.